Ang isa sa pinakamainit na balita sa mga nakaraang linggo ay ang di umano'y paghihiwalay daw ni Chenelyn Mercado at ni Patrick Garcia. Totoo nga bang sila'y naghiwalay? Totoo nga bang tinalikuran na ni Patrick ang kanyang pagiging ama o asawa or partner ni Chenelyn Mercado? Ang gano'ng katindi ang efekto kay Chenelyn ang interview ng kasamang Robert Mercado. Right, na medyo maiyak. Na medyo maiyak-iyak at saka may mga napag-uusap na di umano'y sila'y nakakapag-usap lamang sa pamamagitan ng telebisyon. Mga kaibigan, ayun po, umpisahan natin ang ating mga maiinit na balita dito sa Dabal sa kwento ito. Narito po, Chenelyn Mercado, Patrick Garcia, ano nga bang inyong kwento? Panoorin po natin. Ano nga? Laban ng mga intriga, sentro ng kontrobersiya, sila ang mga certified showbiz newsmakers. Chenelyn Mercado, tuluyan ang nakipag-iwalay kay Patrick Garcia, ang ebidensya. Ang video ng eksklusibong panayam ng The Buzz Success noong nakaraang linggo sa The Buzz, makahulugan ang mga naging pahayag ni Patrick Garcia tungkol sa kanila ni Chenelyn Mercado. Well, ang business na marapas na hindi ka ang father, kumbaga napakasulat sila dahil sinasalo mo, comments. Leave no comments na lang. Hypothetical, total malabas na rumors, eh, man. Halimbawa, na-realize that kung mangyari yun sa akin, I'll still stand by being the father until somebody steps forward and umama. Mga pahayag na nakarating kay Chenelyn Mercado. Mga pahayag na di umano isa sa mga dahilan ni Chenelyn kung bakit nakipaghiwalay na ito sa ama ng kanyang anak. Ano nga ba ang katotohanan at mga dahilan kung bakit nagdesisyon si Chenelyn na putuli na ang relasyon kay Patrick Garcia? Noong Miyerkules, sa interview ng The Buzz sa Access, idinitalye at inisa-isa niya ang mga dahilan ng kanilang kontrobersyal na hiwalayan. Una, ang pagdududa raw maging ni Patrick Garcia na hindi siya ang ama ng dinadala ni Chenelyn. Kung wala kang doubts and kung talagang sigurado ka, masaya yun, pwede mo naman sabihin na akin yun, period. Ang pangit, parang tatay, hindi sigurado. Parang, ano ko, di ba, parang, ano kala mo sa akin, di ba? Pangalawa, ayon kay Chenelyn, matagal nang hindi nagpapakita sa kanya si Patrick. Kasi wala nung naging pregnant ako, before those issues, but talagang wala na siya for me. Hindi ko kailangan ng financial support, emotional support, and love, care, understanding, especially Patrick. Pangatlo, hindi raw dapat gawing rason ni Patrick ang sinasabing pagpapa-interview ni Chenelyn at paglabas sa telebisyon kaya hindi na ito nakikipag-usap sa kanya. Ayaw niya akong kausapin at hindi ko alam kung nagtatago ba siya para, dahil ayaw niya akong kausapin. Well, siguro isa lang naman yung way para makapag-usap kami, yung television. Malayo na siya noon pa. Kaya ang hirap gawing reason itong television and yung mga nangyaring issue. Kasi hindi talaga yun yung rason eh. Pang-apat, hindi rin daw dapat gamitin ni Patrick ang ibang tao, particular na si Mark Heras, kung ayaw na nito ituloy ang pakikipagrelasyon sa kanya. Hindi ko alam kung ginagamit lang ba si Mark na parang reason para lumayo. Never kami nag-communicate ni Mark. Honestly, never kami nag-text, never kami nagkikita. And no reason for him to use Mark Heras as a reason, diba? Parang ang bangat na may ibang lalaking involved. Lalo na buntis ako. At panglima, sabi kay Patrick na ayusin nila ang kanilang problema pero tila hindi interesado ang ama ng kanyang anak. Kaya nagdesisyon na siyang buhay na lamang ng mag-isa ang baby nila. Ilang beses ako nagmakaawa. Ilang beses ko na siyang kinausap na, please, let's fix this. Ilang beses na ako lumapit. Lagi lang akong umuwing disappointed and umuwing broken-hearted. So, tapit lang yung feeling. All I have to do is to move on, to live my
life without him. Move on with my child. Move on with or without Patrick. Inamin din ni Jenilyn na magkasama sila ni Patrick noong Valentine's Day. Pero wala naman daw silang napag-usapan. He last time nakita Valentine's Day. But ano, before Valentine's Day, mga 2 months na kami hindi nagkita. Tinanong niya lang, so maybe still there? Nag-dinner lang. After dinner, nunod ng movie and then went home. At nang tanungin ito kung ano ang mensahe niya kay Patrick at kung ano ang magiging apelyido ng baby. Mercado. Decided na yun. Yes. I hope you're happy. And sana maging successful yung pagpunta niya sa state. Sana mag-grow up na siya. Jenilyn Mercado, certified showbiz newsmaker.